Sa ating mga naghihintay na tatawag, eh, huwag niyo muna akong expect magtatawag muna ako. Dahil meron lang akong gustong, una sa lahat, sabihin sa inyo na importante. Dahil kayo naman, huwag, kasama ko sa buhay ko. Ito, eh, kumbaga, sabi nga nila, turning point ng buhay mo. Ito ba'y dapat mong gawin? Ito ba hindi mo dapat gawin? Alam niyo, maikwento ko lang ako. Alam niyo, nagsimula ako sa ABS-CBN. Nagsimula ako sa isang linggo na po sila. Tapos naging MTV. Pagkatapos nung nawala ako sa ABS, napunta naman ako sa TV5. Nagkaroon po din ng Wheeling Willie. Tapos sa Wheel Time Big Time. And then Wawa Willie. So, ano. And then after that, nahinto ako ng 2 taon. Napunta naman po ako dito po. At nandito pa rin hanggang ngayon. Dito po sa Kapuso Channel, GMA7. Which is, that was 2015. Nung ako po ay nakabalik dito sa television sa mga taong mga nagtitiwala sa akin. Ngayon, may importante lang akong gustong sabihin sa inyo at itong bagay na ito para malaman nyo kung ano ba mangyayari. Alam nyo, no March 16, 7 p.m., pinatawag po ako ng mahal na Pangulo, si Presidente Duterte, at kasama ko doon, of course, ang aking legal advisor, Attorney Ferdy Domingo, at present din po doon si Secretary Medaldea and Senator Bongo. At nung pinatawag po ako, siyempre bago ka patawagin muna sa Malacanang, eh maraming mga procedures. Mag-RT-PCR ka, di ka basta-basta pwede pumunta ron, maraming mga protocols. And then, doon ako nag-dinner, March 16 yun, sa Malacanang. At nagsimula kami ng mga 7:30, natapos ko kami doon almost past 12 na ho, almost 1 o'clock. At sige, pakita lang natin yung picture, ito ho. Papakita ko lang sa inyo. Ito para malaman nyo, hindi naman ito na i-publish, no? Kasi hindi ko naman pinapakita na natin direct. Yan. Yan o. At kasama ko dyan. Ayan, yung pangalan ko, Mr. Wilfredo Revillame. Bawal kumuha, pero nagpaalam ako, pwede ho bang kumuha? Bumayag naman. Yan o. Yan si Presidente. Ako yung nakaharap na yan. Ayan po. Ayan po si Senator Bongo. Ang mahal na Pangulo. Sa Malacanang po ito. Diyan sa guest house sila, kasama din po namin si Secretary Medaldea. Yan, at may nag-uusap po kami. Nakausap po ko ng Presidente. And then, yung iba pang retro, pakita natin. Di ba? Yan po, nakapag-picture ako sa kanya. First time ko siya na-meet na nakapag-usap kami ng almost 5 hours, no? 5 oras po kami magkano. Ihing-ihinga ako, hindi ako makatayo. Nintay ko muna siya muna mag-CR. Yan po. So, yan po, bago ako umalis, nagpa-picture kami ganyan. Souvenir po ba? Yan, souvenir po namin yan. And then, yan po, tapos naisulat na nga ni the late Ricky Lo, isang good friend ng Philippine Star, noong March 2021, 12 a.m. pa nga ito, Duterte to Willie. Gusto ko, tumakbo ka. Yan po yan. At yan, si Secretary Medaldea, ako po, si mahal ng Pangulo, President Roma Duterte, si Senator Bongo and my lawyer, Attorney Ferdy Domingo. So, alam nyo, since March hanggang ngayon, eh, pinag-isipan ko kung mabuti. Pinag-aralan ko mabuti, pinagdasal ko, marami ako mga kaibigan na kinausap, marami ako mga taong tinatanong, nagtatanong at pinakikiramdam, management, ordinaryong tao, kasama ko sa programa, di ba? Lahat, lahat to. All walks of life. So, dumating na yung point na I have to decide. Which is, ito nga ako ngayon. Kasi nga, ito yung second to the last day ng filing. Bukas na lang po ang filing. So, hanggang kagabi yun. At yun, nung last Sunday, tinawag ko yung mga kaibigan ko, mga tigakabanatuan, dumating din doon si John Strada, si Tito Camo, yung mga malalapit sa buhay ko. At may mga nakausap akong mga talagang galing talaga dun sa, kumbaga, saan ako nagsimula. So lahat ng ito, kinausap ko. Kumbaga, kinausap ko yung sarili ko. Kailangan ikaw mag-desisyon sa buhay mo, hindi ibang tao. Hindi yung opinion nila, dapat kausapin mo yung sarili mo kung gusto mo ba to, kaya mo ba yan, anong gagawin mo dyan? Weigh mo yan eh. As ito yung programa mo na araw-araw, Monday to Friday, nakapagbibigay ka ng saya,
nakakapagbigay ka ng tulong sa abot kaya mo. So lahat ng ito, binabalansin mo sa buhay. So nakikita ko ngayon, nakikita kong hindi nagkakasundo. Nakikita kong nagbabangayan. Nakikita mong pataasan ng ere, hanapan ng dumi, di ba? Sabi ko, napakahirap pasukin ang isang bagay na ganito yung papasukin ko. Una sa lahat, hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ako po isang drummer lamang, nagsimula na kumikita dati ng 50 pesos, 80 pesos, 120 pesos, at yun, hanggang kailangan mo lang mabuhay. Makakain ka lang, makapagbayad ka ng kwartong bed space mo. So, lahat po ng ito, di ba, bumabalik, nanunumbalik sa isip mo. Hindi ko kinausap yung mga anak ko eh. Wala akong kinakausap. Basta kinausap ko lang yung mga, alam nyo na, syempre, yung mga taong, gusto kong madinig yung opinion, yung totoo ang sasabihin sa akin. Actually, ito, meron na akong COC. Ito yung COC ko. At I really have to decide. Nung nag-usap po kami ni Mana Pangulo, hindi lang mo isang beses. There was a time, nasa Clark ako, nakadinner ko si Secretary Bernard Romulo, at nakausap niya si Presidente, tinawagin. Nagkausap din kami ni Presidente doon, at sinasabi niya, gusto ko, tumakbo ka, ikaw yung number one sa listahan ko, para makatulong ka, alam ko hindi ka magkukurap, alam ko tutulungan mo yung ating bansa, ating mga kababayan. Every time na nag-uusap kami ni Presidente, isang personal, tatlong beses sa telepono. Up to the last time, last week ko, kinausap na naman niya ako. Nag-uusap kami sa telepono through Senator Bongo. Actually, may video tayo, no? Panoodin lang natin itong video na madaling araw ho, nagising ako, pinsinend sa akin ito ni Senator Bongo. Kasi parang nagtetext siya sa akin, tulog, maaga ako matulog, 9:30, 10 o'clock, may nakakatulog na ako. And then, eto, panoodin lang natin yung video na to. Willie, si Mayor to. Kumusta ka? Matagal na tayo hindi nakita. Pero parang itang nalaala. Dahil gusto ko sana maging senador ka. Sabi ni Bong, medyo nagdadalawang isip. Pero ganun pa man, open yung slot mo until the last minute kung ayaw mo na. Talaga. Adi, pwede na tayong mag-usap ulit. Sana in the meantime, more success sa programa mo sa mga tao. At believe ako ha, sa appeal mo sa masa. Mabuhay ka. Yan po, si Mahal na Pangulo Duterte. Madaling araw po yan, sinend sa akin ni Senator Bongo. Kaninang maga ho, kausap ko na naman si Senator Bongo. Medyo matagal kami nag-usap. Pinapatanong nga doon ng Mahal na Pangulo ko ng desisyon ko. In fairness po kay Senator Bongo, kay Senator Secretary Medaldea at sa Mahal na Pangulo, hindi po nila ako pinipilit. Ang lagi nila sinasabi, tingin namin makakatulong ka. Tingin namin hindi ka gagawa ng masama. Ang tingin namin, hindi ka magkukurap. Hanggang kanina hong umaga, talagang hati ka eh. Gusto ko ba to? Niyo ba? Kung sakaling tatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka ho, lait-laitin lang ako doon ng ating mga mahal na senador na magagaling. Hindi man lait-laitin, siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Niyo ba? Baka dumating yung time na sayang din lang yung boto nyo sa akin. Na wala akong nagagawa. Wala rin akong maiaambag na knowledge about the law. Dahil hindi ho ako abogado. Sa napapanood ko ho ngayon, parang nalulungkot ako. Dahil awayan ang awayan, binoto kayo ng sambayanan, pero yun ang napapanood.
yan ang napapanood ng lahat ng Pilipino. Hindi mo ba nakakalungkot na isa kang senador, nakikipag-away ka, isa kang presidente, may kaaway ka. Hindi ba? Pero bago kayo manumpa, maglilingkod kami sa bayan. Maglilingkod kami sa bawat Pilipino. Ako, isa sa mga taxpayer na mataas ang binabayad kong tax sa ngayon. Kung malalaman nyo lang, nasasaktan ako eh. Dahil bumoto ako sa mga taong ito, tapos yan ang nakikita ko. Paano na yung mga bata? Paano na ang kinabukasan natin? Kung yan ang nakikita natin lagi, pagalingan, pataasan ng ere, samantalang ang daming hirap na hirap natin mga kababayan. Ang daming kawawa, ang daming walang makain, ang daming may sakit, ang daming namamatay. Natatakot kayong lumabas? Bakit? Dahil ayaw niyo magkasakit? Samantalang yung mga taong nasa labas, kailangan lang nun makabili ng bigas at ulam para makakain ang kanilang pamilya. Tapos na makikita pa namin sa television, sa news, puro away nyo. Nakakalungkot po. Isa ho yan sa mga daylan pa. Papasukin ko ba to? Pupunta ba ako sa ganitong klaseng, di ba, institusyon? Sa studio ito, wala akong inaapi. Walang inahanapan ng corruption. Ilang milyong Pilipino ang subscribers ng programang ito? 25 million. Hindi pa po kasama yung mga nanonood sa araw-araw. Alam nyo, napakahirap po pasukin ang politika. Yung kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Mag-ama, nag-aaway dahil sa posisyon. Mag-asawa, naglalaban dahil sa posisyon. Sayang ho ang buhay. Sayang ang sinasabi nating pagmamahalan. Sayang ang sinasabi nating paglilingkod sa kapwa. Dapat, kung maglilingkod tayo, tanggalin niyo yung galit sa puso niyo. Hatred. Wala na tayong ginawa kundi magsiraan. Hanapin yung dumi ng kapwa niyo. Lahat naman ho tayo nagkakasala. Ako, kayo, tayong lahat. Pero ganun pa man, siyempre, nagsisisi tayo, di ba? Alam niyo, hirap eh. Gumawa ka ng mabuti. Parang isang bond paper. Puti. Malilagyan ng isang tintang itim yan. Ano mapapansinin yun? Yung puti? Hindi. Yung tinta. Yung dumi. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Walang unity. Tatakbo kayo para makaganti sa dating nanumuno. Tatakbo tayo para hindi makapasok yung isang mamumuno. Ganun ba? Ganun ba ang pagservisyo sa bansa natin? Yan ba ang iniisip ng bawat politiko? Hindi ako nagmamagaling. Opinion ko ito dahil sa araw-araw na nasa noon time show ako at araw-araw na may nakakadidinig ang boses ko, pambili ng gamot, pamatsikula, hindi pa pangkain namin. Dapat yun ang pinag-uusapan nyo sa Senado. Anong bibigay na batas sa mga taong naghihirap? Anong batas ang gagawin nyo? Laging ilang batas na ang ginawa nyo? Pero binabago nyo. Dati may death penalty. After death penalty, ngayon gustong ibalik. Pag iba na mumuno, iba na naman. Yung batas ng tiyan ng bawat Pilipino, yung batas ng kinabukasan ng bawat bata na walang libro. Bakit ang Korea nagna-number one? Gangnam Style. K-pop. Bakit? Suportado ng bawat Pilipino dapat. Ang talent ng Pilipino. Yung K-pop, suportado ng gobyerno. Di ba? Hindi sila naiinggit. Ngayon, nandun na sila sa Grammys. Di ba? Nandun na sa American Music Award. Nandun na sila sa lahat. Di ba? Pati sa UNICEF, pinatawag sila. Di ba? Napakaliit na bansa. Hindi tayo asenso hanggat lagi may galit, inggit. Lagi may seek for power ang gusto nyo. Alam nyo, hindi ako nagmamagaling, hindi ako magaling na tao. I'm not a bright person. Pero, ang puso ko, laging may pagmamahal. Nagkakamali ako, nagagalit ako, namumura ko yung staff ko, totoo yun. Pagalitan ko, namumura ko talaga sila. Pero humingi ako ng tawad. Alam niyo bakit? It's for the show. Dapat laging siya kabubuti ng lahat. Ano bang, ba't ako nagagalit? Nagkakamali tayo eh.
Di ba dapat every time lalabas tayo, tama ang ginagawa natin. Bakit? Bayad tayo dito eh. Binabayaran tayo. At yung trabaho mo yan, pag-usayan mo kung gusto mo masenso. Kung mahal mo pamilya mo, mas mahalin mo ang trabaho mo dahil yung trabahong ito ang napapakain sa pamilya mo. Ganun lang naman kasimple yan eh. Di ba? You have to be professional. Di ba? 7 months, pinag-isipan ko ito, anong magiging desisyon ko sa buhay ko. 7 buwan, araw-gabi. Papasukin ko ba ito? Pero sa nakikita ko, napakahirap gawin ito. Sana lahat ng politiko, hindi politiko, you should be a public servant. The word politics, tanggalin nyo yan sa puso't isip nyo. You need power? At the end of the day, darating lahat tayo nakahiga. Pantay-pantay lang tayo sa kabaong. Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo nadidinig ang hinanaing ng mga basurero. Lahat ng boboto, lahat ng nangako sa inyo, nagawa ba ang mga pangako sa inyo? This time, it's about our future. Kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, yung magiging anak ng anak natin, yun ang isipin nyo. Hindi ho ba? Dapat magkaisa tayo. COC, the last day of filing is tomorrow. Hindi ko kakayanin pumasok sa isang bagay na wala akong kakayahan. Hindi ko alam kung paano yung salitang ganito, yung salitang Diyo. Hindi ako nagmamata ng tao. Dapat pag pinasok mo isang bagay, mag-excel ka, makakagawa ka ng kabutihan, makakagawa ka ng tama. Pag tinanong ko, bakit ka tatakbo, Willie? Gusto kong gumawa ng kabutihan. Yun lang. Oh, kabutihan lang ba ang dapat mong gawin pag nasa Senado ka? Dapat marunong ka magbasa ng batas. Dapat marunong kang gumawa ng batas. Di ba? Hindi ako nagmamagaling dito. I was given a chance again, di ba? Up and down ng buhay ko. Pero, hindi ko naman pababayaan bumagsak pa. Dahil, pinagkalooban na ako ng Panginoon Diyos na a lot of chances in my life. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung ano talaga ang desisyon ko. Itong sinasabi ko sa inyo, ito yung nakikita ko sa mga politiko. Huwag power. Love ang bigay nyo. Paglilingkod. Hindi nyo kailangan ng maraming pera. Maniwala kayo sa akin. Pag nag-COVID ka, hindi mo kailangan ng pera. Kailangan mo dasal ang kapwa mo. Tulong. Di ba? Sa lahat ng mga frontliners, doctor, health workers, lahat. Saludong, saludong, saludo ako sa inyo. Sobrang gagaling nyo. Sobra. Maikwento ko lang, oh. Bago ako makipag-meeting kay Presidente, I talked to my lawyers, sa sarili ko, tinawagan ko si Secretary Harry Roque, Senator Bongo, Secretary Medaldea. Sabi ko, okay lang po bang magbigay ako ng cheque sa presidente. And that was the time na talagang sabi ko, anuin ko tong perang to. Pinagkalooban na ako ng Diyos from ABS, TV5, hanggang ngayon nandito ako. Kung ano man meron ako, pwede kong i-share dahil ang daming namamatay, ang daming nahihirapan. Sabi ko kay Senator Bongo, Senator, meron akong cheque in 50 million. Kahit 100 million, ipagkakaloob ko kay presidente. Sa kanya lang ako nagtitiwala at pwede naman niyang ibigay sa DSWD. Sabi nila, hindi magandang tignan, which is naintindihan ko. Hindi magandang tignan kasi pangit tumanggap ang presidente. Pero yun yung nararamdaman ko dun eh. 50 million, 100 million, hindi to pag-aangat ng sarili ko. Totoo po yan, alam yan na Senator Bongo. That was last year, nung nagkakaroon tayo ng lockdown. Sabi ko, aanuhin ko yung naka-time deposit na pera, aanuhin ko yan. Ang dami nakakailangan. Pero hindi naman nila tinanggihan, sabi lang, hindi magandang tignan. Kaya ang ginawa ko, nagbigay po ako sa jeepney drivers, nagbigay, pumunta ako sa lahat ng mga binagyo. Yung worth ho nun, for 50 million, na ipamigay ko ho yun ng sa sarili kong desisyon. Kaya saludo rin po ako kay Senator Bongo, sa Malacanang, kay Presidente, dahil hindi sila tumanggap. Hindi ba dapat tatanggapin na yun, pero hindi sila tumanggap. Ang sabi ni Senator Bongo, ikaw na lang gumawa ng paraan, itulong mo na lang sa mga kababayan natin. Dumating yung time na humingi ng tulong yung mga jeepney drivers, na bagyo, lahat. Kaya yun lang ako.
Kaya ko sinasabi sa inyo to, hindi ako nagbubuhat ng bangko dahil wala akong ambisyon na anumang posisyon sa gobyerno. Mawawin ang lahat sa aming pagbibigay ng saya at pag-asa ng inyong